Hello mga ka-D-Second Shotters, ako nga po pala si Harvey Montemayor. Years old, all the way from Bagong Barrio, Caloocan City. Ang pwesto ko pag naglalaro ng basketball, minsan power forward, kadalasan naman po sentro. Kahit na undersized po ako sa pagiging sentro, hindi po ako basta-basta nagpapadaig sa kabantayan ko. Kasi alam ko, puso ako maglaro. Mga nalaroan ko po liga, marami na po ako nalaroan na liga, kadalasan po mga commercial leagues. Halimbawa po ng commercial leagues, Kings of the Court, IFBL, Metro Hoops, Unbound Ballers. Nakapaglaro na rin po ako ng Panalay, mga larong probinsya. Kadalasan po pag summer, naglalaro po ako ng mga ligang barangay po. Kasi pag summer po, yan po ang ano dito sa Manila, mga ligang barangay. Sarado, binigay kay Montemayor. Masarap po maglaro ng mga ligang barangay. Kasi dito po sa Manila, bawat barangay may mga liga po sila. Pero ang pinaka solid paglaruan po yung Lope de Vega. Kilala po siya sa buong Manila. Kung tawagin po siya, Rocker Park of the Philippines. Kasi lahat ng player doon po makikita maglaro. Lahat ng naglalaro doon napakagagaling po. Simula sa amateur hanggang sa mga PBA pros. Masarap po maglaro doon kasi napakaraming nanonood. Lalong-lalo na pag mga maglalaro, yung mga maraming hugot, magagaling ang hugot. Mga selection players, all-star, napakarami pong nanonood doon. Yun po yung pinaka-solid na laruan pag mga ligang barangay, yung Lope de Vega po. Simula po ako magkaroon ng interest sa paglalaro ng basketball. Nung sinasama-sama na ako ng papa ko, pag naglalaro siya ng liga or pustahan, sinasama niya kaming dalawa ng kuya ko. Pero totally, nakapaglaro na talaga ako ng basketball is high school na. Third year high school na ako nagsimulang maglaro ng basketball. Kung di ako nagkakamali, nasa 15 or 16 years old na ako noon. Nagkaroon ng tryout sa school namin, sa Caloocan High. Sumubok ako. Awa ng Diyos, nakuha naman ako. Sa dami na nag-tryout. Tapos, simula noon, parang naging inspirasyon ko yung basketball. Kasi, noong una, medyo nahirapan ako eh. Medyo nahirapan ako sa mag-adjust kasi aral, tapos laro. Pagtapos ng aral, pagtapos ng uwian, ng school, didiretso na kami ng gym, diretso yung sayo na yon. Pagdating ng mga 4 or 5, uuwi na, ganon. Tapos pagdating sa bahay, syempre pagod, kakain, tapos matutulog, kinabukasan, ganon. Araw-araw, ganon lang yung routine. Pero, nung una, parang nag-doubt sa akin yung parents ko na kung kaya ko bang pagsabayin ng paglalaro at pag-aaral.
At sinabihan nila ako na pag bumawa, once na pag bumaba yung grade mo, i-stop mo na yung paglalaro ng basketball muna. Focus ka muna sa pag-aaral mo. Pero kasi gusto kong maglaro eh. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako na mabuti para di bumaba yung grades ko. Awa ng Diyos, third year, fourth year, naging varsity player ako. Tapos, lumaban pa kami ng NCR meet. NCR meet, yung buong eskwelahan na naglaro ng high school sa buong NCR, doon nagkikita-kita. Tapos, naka-fifth place kami ron. Kasi, ang lalakas ng player eh, ang lalakas ng team. Aral naman ako sa PMI College. Naging varsity rin ako, pero inter-school lang yung mga nilalaruan dun eh. Nagtuloy-tuloy na, nag-graduate naman ako sa awa ng Diyos. Kaso sa kasamang pal, di ko naman nagamit yung saan ako graduate, kung anong course ko. Tapos, maaga akong nagkaroon ng pamilya. Meron ako ngayong apat na anak. Nabuntis ko yung girlfriend ko, second year college. Tapos, syempre, nagsama na kami sa doon. Tumira kami sa amin, sila papa. Tapos, nung pagka-graduate ko, syempre, may pamilya na ako. Nagtrabaho ako sa Nutri-Asia Company, sa Dato Puti. Naging nauna, baka sakali. Tapos, tinulungan ako ni Kuya Donis Villalon na makapasok doon. Nung una, naging maintenance ako. May maintenance kami ng mga gamit doon. Naging company player ako, pero provisionary. Kinalaunan, parang hindi ko kinaya yung layo. Layo kasi, babiyahe ka pa eh. Dito Manila to may Gawayan, Bulacan. Nahirapan ako mag-adjust kasi may panggabi sila. 6 to 6 kasi. 6 ng umaga, 6 ng gabi. Tapos may shift ka naman, 6 ng gabi. Hanggang 6 ng umaga. Wala nun, parang naisip ko, try ko kayang i-full time yung paglalaro ng basketball. Dati kasi hobby ko na lang eh. Pag walang pasok, maglalaro, ganun. Tapos ginawa ko siyang full time for ngayon, for 2 to 3 years na. Thankful ako kasi marunong ako maglaro ng basketball eh. Ang paglalaro kasi ng basketball parang masarap na mahirap. Masarap kasi nagagawa mo yung gusto mo. Tapos may allowance ka pa. Nakakabuhay naman ng pamilya. Mahirap kasi hindi laging may laro. Kailangan lagi kang healthy para pag ginawa ka, hindi ka mapahiya doon sa boss na kumuha sa'yo. Tapos, hanggang sa'yo, nagsimula na akong kung saan ako naglalaro noon, every summer. Kung saan ako naglalaro. Naglalaro din ako ng mga panalay, ganun. Siguro, kinukuha ako ng mga boss kasi nakita nila ako kung paano ako maglaro. Kahit undersize ako sa size ko, sa big man position. Dahil nakita nila ako maglaro, puso ako maglaro. Kumbaga, nakikita nila hindi ako nagpapatalo basta-basta. Kundi nagkaroon ng pandemic, siguro naglalaro pa rin ako ngayon. Pero ngayon, ang hirap kasi, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, na matapos na yung pandemic na to, maging normal na ang lahat ulit. Lagi ko yung pinagpipray kay God. Ang laki kasi ng pinarealize sa akin ng pandemic eh.
unang-una habang buhay, hindi pala habang buhay, malakas ka, dapat may ipon ka, dapat yung trabaho mo, ano na, permanente ka na sa trabaho mo, regular ka na. Dapat pala, matagal ko nang ginawa na nagtrabaho ko, naganap akong permanente trabaho, kasi ang basketball nandyan lang eh. Pero nagkaroon na, may pamilya na kasi ako, kaya dapat tumahap na ako ng permanent job. Dapat pala lagi kang may plan A, plan B, plan C, kasi biglaan yung nangyaring ano eh, pandemic, walang ipon, walang trabaho, kasi yun yung pinakatrabaho ko, full time ko kasi yung paglalaro ng basketball eh. Nung mga first month, nagtinda kami ng asawa ko, tinulungan ko siya. Nagtinda kami ng pagkain. Noong una, kumikita naman, pero kinalaunan. Sa dami na nagtitinda, sa marami na nagtitinda ng online, ng pagkain. Wala na bumibili, kaya in-stop na namin magtinda. Awa ng Diyos, nandiyan si Papa, yung Papa ko. Pagkapos kami, yung Mama ko, pagkapos kami, pumunta ako sa kanila. Humingi ako ng pagkain, financial, lagi silang nandiyadyaan, kasi halos mabaliw kami mag-asawa, kakaisip kung paano magbabayad ng bills, anong kakainin namin bukas. Nag-usap nga kaming dalawa, kahit wala na kaming kainin dalawa, basta yung mga anak namin makakain. Pero hindi pa rin kami pinabayaan, kasi sa tagal ng pandemic na to, wala naman nagkasakit sa amin ng maluba. Ang sakit lang, sipon at saka ubo, yun lang. Yung asawa ko, okay naman siya. Yung mga anak ko, okay naman. Yung mga boss ko na iba na ano, nagbigay, financial. Maraming salamat po kay God. Salamat din po at di mo kami pinabayaan, di kami nagkasakit. Buhay kami. Pero dapat pala lagi mong isipin na option, kung may mga option ka, option A, option B, para in case na mawala to, may gagawin ka, may pagkakitaan ka, kasi ang hirap po talaga ngayon. Buti na lang nandiyan po lagi si God, nakaagapay. Hindi kami pinapabayaan ng family ko. Salamat po. Papasalamat po ako una-una kay God. Hindi niya po pinabayaan ang aking buong pamilya. Lagi po siya nandyan. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa asawa ko kasi lagi siyang nandyan sa tabi ko. Lagi kami nagtutulungan. Lagi siyang nakasuporta sa akin. Siyempre sa ano ko, Mama ko at saka Papa ko, Chopilo Montemayor, Martes Montemayor, nagpapasalamat po ako kasi sila po lagi ko natatakbo at pag walang wala ako. Nagpapasalamat po ako kasi may mga magulang akong laging nandyan, laging nakasuporta. Sa mga bosses ko po, maraming salamat po. Nagbigay sa akin simula nung pandemic. Hindi mo nila ako pinabayaan. Ang hirap po kasi pag walang wala ka. Salamat po sa mga nakaintindi sa akin. Kay Boss Alvin, salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin na ma-interview niyo po, makasama po sa The Second Shot Family. Sa mga tao dyan, sa mga bowlers dyan, kahit hindi ka bowler sa buhay mo, laging may second shot. Kung
akala mo huli na. Basta gawin mo lang yung best mo lagi. Pag nadapa ka, bumangon ka, lagi may pangalawang pagkakataon. Salamat ako, shout out kay Mama Martes Montemayor, kay Papa Chopilo Montemayor na laging nandiyan sa akin, sa asawa ko Oiling Joyce Gomez. Salamat, di mo ko iniiwan kahit na sobrang grabe na yung pinagdaanan natin. Sa mga kapatid ko, kay Lester, kay Mia, kay Kulin, sa mga anak ko, The Second Shot Family, Boss Alvin, maraming salamat po. At napaulakan niyo po ako dito sa programa niyo po na The Second Shot. Cargo Box Family po, salamat po Boss Lali, Tita Ems, De La Vega Family, Crystal Infinity Family, Boss Iggy, Madam, Batang Millennial Family, kay Boss James Kenneth Patiño, Atlas Family, kay Boss Carl, Boss John John Tanyamor ng Brotherhood, Boss Landon ng Blooming Treat, Boss Robert De Los Santos, salamat po, Boss Milo Di Guzman, Boss Arky ng JC2 X Quinta, Boss Jacob ng JNA Family, Kuya Mark ng LTO Caloocan, Bertats Family, Boss Gerald, sa tito ko, Francis Aurelio, Team YB, kay Tita Abby, sa kumpare ko, kumparing Junel Ventilio, kay Solidad, Doro, Barangay 7, Kap Jimmy Patal, Boss Mark, Boss M ng J. Felipe, kay Boss Dave, at marami pa pong iba. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. So yung mga Second Shotters, kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, and i-share yung video na to. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel namin. Marami pa kayong storya ng players na aabangan dito sa The Second Shot. Maraming salamat. Kita tayo sa susunod na storya dito sa The Second Shot, The Second Stories.